GMA ka ba o ABS ka? Pag nasa GMA, definitely hindi siya makakapunta muna sa ABS-CBN. Mm-hmm. Pero may mga artista lang silang... Ay, may ganun? May ganun. Clue! Oo na. Hindi na sila makakapunta. Eh kasi syempre, pag hindi umatin si Carla, ang dami na mong masasabi ng mga tao. Tinan mo yan, pag nag-debate kayo ni Charlie Dixon, andun ka. Ay, no! Sinabi mo kasi magkasama, aray. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Doy! Ang lagi ninyong inihihilig sa amin ay itchi ka mo na! Dali! Naingay mo, dali. Naingay ba? Oo, may natutulog na. Ha? Alas das na. Okay. Oh, anyway. Oy, sa Monday na, ha? Ay! Monday na yung Joshua. Ay! Parang batang kiyang. Ito ng Joshua. Garcia. Parang Jody. Jody. Oh. Santa Maria. Wow. And marami pang iba. Yes. Si Rambita, tsaka si Gary. Garcia. Yan, Garcia. And? Siyempre si Richard Yep. Yep. Si Papa Chen. Oh. At para sa Unbreak My Heart. Oh, yes. My achy breaky heart. Ha? Wala ganun na yan. Baka hanapin nila yung achy breaky heart. Oo. Oy, no. Nag-presscon sila. Umatend ka. Yes, Nayan. Nag-presscon. Ang ano, presented by VU. Kasi nga, di ba silang tatlo yung magre-release na ang GMA, ang ABS-CBN, at saka ang VU. At ang production ng Dreamscape. Yes. Adrenal. Yes. Oh, tapos, ay, ano ayun na pag-usapan doon? Siyempre, nandun na ang mga bida. Teka, bago ko muna i-chika yung nangyari. Ang pinaka-bongga sa lahat, wala kasi doon si Sir Richard Young. Oh, bakit absent bongga? Siya. Dahil daw absent siya, nagparapol siya ng 10,000 pesos. Okay. Kaya ang saya-saya ng mga attendees. Pinalo ka pa. Hindi. Oh. Pero yun daw, dahil nga absent to si Richard Yap, nagparapol ng 10,000 pesos. Wow! So, parang gusto mong mangyari, eh mag-absent din si Joshua. Ha! Hindi! Present si Joshua, si Jody, si Gabby, at yung the rest pa ng mga cast. Alam mo kung bakit sila present. Bakit? Ayaw nilang magparapol. Ay, Nay, ito na nga, syempre, di ba, talagang inaabangan ng lahat. Dito sa proyekto to, eh yung first time na collaboration, historic, di ba, na collaboration ng mga networks na ABS-CBN at saka ng GMA, kasama pa yung isa sa mga leading na platform, di ba, Nay, sa online, yung VU. So, maraming mga tanong sa mga artista, pero ang pinaka-tumimo sa akin na tanong, is yung kung ano yung take ni Jody Santa Maria dito sa historic na pangyayaring ito na pagsasanib, di ba? So ang sabi nga yung ganun, parang for her daw, it's the end of the rivalry. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, before, di ba, alam naman natin na head-on talaga yung ano competition sa ABS at saka sa GMA. Pero ngayon, they are working together, di ba? Sabi naman ni Miss Yula Valdez, ang nakakatuwa daw dito sa pagsasanib ng dalawa, parang nakakahinga ngayon ng maluwag yung mga artista. Mm-hmm. Kasi nga daw, di ba, dati nung GMA ka ba o ABS ka? So, pag doon ka naka-estasyon, di ba, hindi ka makatanggap or kaya nahihirapan ka magpaalam kung tatanggap ka doon sa kabilang network, di ba? At alam yan ang mga televiewers, di ba? Pag nasa GMA, definitely hindi siya makakapunta muna sa ABS-CBN. Kasi after yung teleserye niya, magpapahinga muna siya para yung pagbabalik niya sa ABS-CBN, kunwari, makalimutan ng mga tao na napanood si ganitong artista sa dati niyang teleserye. Pero ngayon, tinaman naman nakakatuwa dahil yung pagsasanig pwersa, no? Talagang buhay na yung TV network. Kailangan talagang gawin yan, Loy. Oo nga. Kasi, aminin natin to, humihina ang telebisyon. Humihina ang free TV. Dahil nga sa presensya ng streaming platform, diba? Dahil nga on-demand na ang panonood. Yes. Diba? Sa oras na gusto mo, makakapanood ka. Basta meron ka internet.
Yes, hindi ka na nagmamadali at saka sumasama yung loob pag nalagpasan mo yung oras ng paboritong teleserye, no? Kasi, di ba, kasi nung araw, di ba, nung wala pang pandemya, eh, di ba, galing ko opisina, naku, kailan makarating ako sa bahay ng 7:30 dahil 7:40, eh, ano na, ang probinsyano na. Oo. Di ba, eh, wala namang rewind ng TV. Oo. Eh, ngayon, na may presensya ng YouTube, eh, doon na nilalagay ng mga networks, yung kanilang mga palapas. Mm. Kaya doon na lang pinanonood ng mga tao. So, at the same time, meron ng Netflix, Prime Video, View, HBO. Mm-hmm. Ang dami na. Kaya, eh, ang kalaban pa niyan, mga video games. Oo. Okay. Tapos ano pa, yung Facebook, YouTube, tapos yung, ang dami. Mm-hmm. So, talagang medyo na nawawala na yung attention ng mga tao doon sa panonood ng television. Alam ba, isang nakakalungkot nito, Lloyd, no? Oh. Hindi, isang nakakalungkot. Ganon. Kaya yung nakakalungkot, Nay. Oh, hindi. Alam mo, isang nakakalungkot dito. Oh. Sa isang parlor. Oh. Napunta ako doon. Oh. Uh-huh. Tapos, eh, syempre, nagpapakulkul ako ng pupuputs. Oh. Pa, ganyan. Tapos, na nandun sa TV, yung It's Showtime. Mm. Tapos, ako lang ang customer. Mm. Pero, hindi nanonood ang staff. Mm. Alam kong bakit. Bakit? Ayun, kanya-kanya sila ng dul-dul ng cellphone. Mm. Wala yung attention nila sa TV. Sabi ko, ano to? So, gusto lang nila ingay. Mm. Gusto lang nila na, ano, na alam nilang tanghali, kaya showtime. Wala na silang sense of urgency tutukan yung mga wala. Live na shows. Oo. Kasi lang alam nila, mamaya pwede ko naman panoorin yan. Di ba nakakalungkot yun? Mm. And I'm sure nakaka-relate yung iba dyan, na minsan wala na yung attention sa panonood ng television. Eh, ang kalaban mo na ngayon, kung dati nakatutok na ngayon. Mm-hmm. Tapos, kukutkot ka lang ng kuko, di ba? Mm. Tapos gaganyan mo. Ay! Ah, ganun ba? Alam! Diba, di ba? Ka-relate ganun na. Ganun ka makanood ng TV? Oh my God! Ako nakakaloka. Ay! Di ba? Aminin mo ba? Di ba? Kaya, Diyos ko, nakarelate si Jex. Kasi, naalatan siya sa kulang. Ha? Hindi na ako sa inyo. Ha? Ay! Malalim to, ah. Malalim ang pinanggaling. Di ba? Ay, hindi nakakaloka na bahagi ng ating form ng entertainment natin ngayon. Hmm. Wala eh. Kahit nga sa school, no, lalo na kung hindi naman inaawat ng guro na itago yung cellphone. Hmm. At nakagayon, okay. Talaga. Mm-hmm. Kahit yung sa mga usapan lang, mga chika, nung araw na wala naman, beeper lang yan. Eh. So, nung beeper lang tayo, eh, yung pager. Diyos ko. Hindi mo yung kakalkalin yung pager mo, yung gati nito mo tono. Totoo. Ito, talaga. Hindi nga, totoo ba? May kahati ka na sa atensyon. Kaya ang hirap sa mga panahon ngayon na makuha yung atensyon ng mga televiewers para tutukan yung mga palabas ng isang buong oras or 40 minutes or 30 minutes, hindi kaya nang bumabad ng mata ng televiewers dun sa isang palabas. Unless talagang na-hook sila dun sa gusto nila panoorin, ay, no? Pero sa kabutiang palad naman, ay, on the positive side, di ba, yung isang nasabi ni Jody na ngayon, because of the mga streaming platforms at mga different na mga ways para mapanood mo, yung mga content na pinoprovide natin dito sa Pilipinas, we bring yung Filipino talents to the world. Correct. Diba? Kasi nga, anywhere in the world, pwede na tayong mapanood ngayon. Diba? Diba? At syempre, ayun, yung Unbreak My Heart, almost 2 hours yung napanood natin. Ay, Diyos ko. Kami na po nagsasabi sa inyo. Importanteng maumpisahan nyo yan. Totoo. At yun nga, makiusap ng lahat na sana manood sa free TV. Hmm. Oo. Dahil may mga digibox pa naman. Ang husay ng mga artista dyan. Grabe. O alam mo, pag dreamscape talagang gumagawa, alam mong pulido, alam mong dekalidad. Totoo na. Ay, Diyos ko. May makikita ka dyan. Yung mga eksena na parang, ay, parang napanood ko to sa ano ah. Maraclara Sangria. Ha? Talaga ba? Ay, Sangria. Sorry, sir. Yung ano, yung Maria Clara at Ibarra, parang napatot ko ito. May resemblance. Oo, okay. Ano po yung abangan nyo, ha? At saka na yung isa pang maganda na sinabi ni Jody Santa Maria tungkol dito sa proyektong tonight is, yun nga daw,
ngayon, parang you're getting the best of both worlds. Kasi nga yung mga artista ng kapuso, kapamilya, kahit ng kapatid, di ba? Uh-huh. Pwede mo nang pagsamasamahin ngayon sa isang proyekto. Uh-huh. Kumbaga, mas hindi ka limitado dun sa pipiliin mo mga artista kasi pwede ka nang gumugot from anywhere, di ba? Correct. Nang wala na magbabawal sa'yo o magagalit sa yung bossing. In the words of Miss Yula Valdez, legal na ngayon. Legal for, na. For the artist na to take projects anywhere. Oh, having said that na, ikaw ba? Pwede ka nang mag-guest sa GMA. Oo naman, why not? Wow! Guest lang naman, Diyos ko. Tsaka, para lang din, ano, baka may isipin ng taga-GMA, hindi ako open sa ganun. Mm. Lalo na, marami tayong kaibigan din siya. Oo. Tsaka, at the end of the day, it's work. Totoo. Diba? Tsaka, Diyos ko, yung mawawala sa'yo, hindi naman may ibibigay sa'yo ng ABS-CBN. Yung akin lang, basta yung pagmamahal ko sa ABS lang siya. Pero syempre, naiintindihan naman ng ABS-CBN kung mag-work ka sa iba. O, hindi ka naman nila aawatin. Mm-hmm. O, pero may mga artista lang silang... Ay, may ganon? May ganyan. Clue! Oo na. Hindi na sila makaka-clue. Ah! Daho! Ay, naku. Anong letter? Nagsisimula sa capital letter. Ay, ano ba naman yung letters na pwedeng capital? Nagtatapos ha? Nagkatapos ha? Period. Ha? Pangalan may period? Hindi, period. Kasi babae. Ah! Girl! Ah! Sabi nga deny ng mga cast, sabi nila, ang isang magandang nangyari daw ngayon, mas madaming opportunities for artists, di ba? Kasi nga, bukod sa TV, pelikula, ngayon meron ng streaming. Nadagdagan sila ng isa pang platform, di ba? Basta bottom line, happy tayo na nag-merge na ang mga istasyon para sa common na common design nila na mapasaya ang mga manonood. At itong project po na Unbreak My Heart, ito po yung proyektong nagpapatunay na tama yung nangyari. Tama yung nangyari, nagsanib sila kasi napakaganda ng kinalabasan, di ba, Nay? Sana lang din, hindi na umepal yung isang writer, ah. Ay, may blind item. Ay! Sino yan, pinutukin? Clue! Nagsisimula sa capital letter, ma'am. Bakit? Ayun talaga yun, nagsisimula talaga sa capital letter. Natural pangalan yan, ano? O, saan nagtatapos? Hear you! Ha? No. Oh, but period din. Bakit eh? Talaga? Naku, kasi naman niyo, huwag natin banggitin. Oh, te, wala naman ni. Ay! Akala ko blind item mo po. Akala ko capital yung letter. So anyway, Monday sa GMA yan. Yes, Unbreak My Heart sa GMA, sa I1TFC, sa VU, at sa iba't iba pa mga platforms na ito. Yeah. Andyan po, ayan sa ibaba. Kung ano yung saan niya siya mapapanood. Okay, at syempre pa, naku, ito nga, hindi natin na napanood, pero nakita natin na sa online. Ang ganda ng demo, ang ganda ng tingnan. Si Carlo Aquino, si Trina Candas at aking anak nila. Si Mithi. Si Mithi, di ba? Oh. Di ba? Talagang ibang klaseng magpa-band ang anak. Pag may anak ka talaga, hindi na yung pang sarili ang iniisip mo para sa anak. Kaya naman, nakita sila sa graduation o sa moving up ng bata. Yes. O, di ba? Ang pinakamasaya dyan yung bata. Oo, sobrang niyang happy. Kitang-kita sa picture. Di ba? Kaya naman, umatin si Carlo dyan, kasi gusto ba niya mabash? Siyempre, sila bang gusto mabash? Pero, hello, may karapatan naman si Carlo dahil tatay siya. Correct. At importante, matik yun. Mm. Matik yun na, oy, sandali, graduation ng anak. Oo. Kasi siyempre, pag hindi umatin si Carla, ang dami namang masasabi ng mga tao. Tinan mo yan, pag nagde-date kayo ni Charlie Dixon, andun ka. Ito, pinakamahalagang okasyon ng anak mo, wala ka. Di, siyempre, si Carlo, tatay ako eh. Excited ako to see my kid. Diba? Ganon. At least si Carlo na yung nag-e-effort, diba? Talagang gusto niya maging part ng milestones ng anak niya. Oh. At saka ibigay din natin yung Katrina na. Siyempre, kung hindi papayag ang nanay, paano rin makakapunta ang tatay, diba? Oh. Ano mo naman ang picture, diba? Ang sayo. Talagang si Mithi, diba?
So yun, sana all, no? Sana lahat ng mga ano estranged husbands and wives, mm-hmm, eh pag mga milestone na ganyan, oh, eh magkakasama. Oh, oh. Sana din lahat ng tatay nag-effort. Kasi oh, di ba mayroon mga chika na yun na sinasabi ng ibang mga nanay, open naman eh, pwede ba siya pumunta? Wala, hindi siya lang hindi pumupunta. Oh, di ba may mga ganun chika minsan? Mamalo yun, parang blind item na naman yan. Ha? Bigay ka ng clue. Hmm. Nagsisimula sa capital letter. Ano, nagbubusit ako sa'yo. At hindi nagtatapos sa period kasi lalaki. Basta may short short lalaki eh. May natin ang sambit ko. Anyway, basta happy tayo for Miss Z. Kasi double happiness naman yung bata dahil nakita niya nandun yung parents niya. Totoo. Diba? Yeah. At the end of the day, dapat lang nag-uusap yung parents. Oo. O yung co-parenting nila, dapat hindi nawawala. Magandang makita ng bata na magkasama at mag-okay yung kanyang parents. Correct. Sinabi mo kasi magkasama, aray. Matagal mo nang hindi ginagawa yung halang. Nag-chukit-chukit sa gula ko. Sabi ko na, hindi ka pa kapuni. Hindi. Sabi mo kasi magkasama, na-excite ako. Bakit? Kasi di ba daw magkakasama na naman muli sa pelikula. Itong si John Lloyd Cruz at saka si Sarah Heroni. Ito ba yun? Ay, Emma namang Ketong nasa Viva yun. At ang Viva artist ang nag-picture nun at nag-post sa kanilang IG. So, yun ang ating aabangan. Kasi ang dami na rin naman namin nilang nagawang pelikula, di ba? Ay, naku na, ay, apat na. Naka-apat na sila, di ba? It takes a man and a woman. It takes a man and a woman. Ipip-ipip? Ako lang tuloy! Malakas na ito pangyarihan. Tapos naman pa, finally found someone. I finally found someone. Oh! Huh? May ganon? Reggae. At yung pangoli na is a very special love. Hindi na mo apat diba? Na yan. Tapos lahat yung box office. Yes! So ngayon, aabangan natin yung pagsasama ni John Lloyd at ni Sarah. Siyempre na, medyo nagkaedad na sila. So tingin mo, mas mature yung tema nito? O rom-com pa rin kaya? Alam mo, nakakatuwa dito si Sarah. Kahit nag-asawa na, yun pa rin ang tingin ko sa kanya, yung batang Sarah. Yung pakit na si Sarah, yung kinikilig na Sarah, na parang batang paslit na pag nakakita ng crush, grabe yung nadadala ka ng emosyon niya. Kaya pag nakikita niya si Mateo, kinikilig din siya. Eh, nai, teka lang, ito yung tanong ng marami. Ano yung... Ano pang umalis? Sino itong sumapi dito? Ay, wala yun. Ako lang to. Yun yung tanong na marami na. Parang dati na yung nagsabi na si John Lloyd na ayaw niya na gumawa ng rom-com or parang pahinga muna siya sa rom-com. Sa tingin mo, rom-com itong gagawin nilang pelikula? Hindi natin alam, pero posible yan na rom-com. Kasi unang-una, may chemistry maganda si Sarah at si John Lloyd. So kaya pa rin nila magpakilig despite the fact na si John Lloyd ay ilang taon na? 40 na. Si Sarah, 35. Oo, si Sarah, 35. O, baka magle-level up sila. Oo nga, yung iba na yun. Sabi nga nila, sana gumawa din sila ng seryosong tema. Parang yung The Mistress, yung heavy na actingan, tsaka medyo mature yung tema, no? Oo, bigla ko naalala. Para lang mahalikan ni John Lloyd si Sarah dun sa isang scene. Dun sa, parang, yung umaawit-awit si John Lloyd, hinaharanan niya. Tinaon nila na wala si Mami, di ba? Ha, talaga ba? Para manakawan ng halikunwari ni John Lloyd si...
Pero nanakawan ba? Oo, parang, oo, kasi may scene doon, napanood ko. Bigla na, yung nabigla na lang si Sara eh. Ha? Napagod na si Sara. Oo. Di ba, narinig ko? Ha? Sinong Sara ba? Sara. Sara. Kita yata si Sara at si Mami, di ba? Eh, pero ang tanong, paya kaya si Sara sa kissing scene ngayon na Mrs. Godicelli na siya? Hindi ko alam kung ano. Itatanong natin yan. Mm. At malay naman natin, di ba, napakalawak naman ang pangunawa ni Mateo Godicelli. Mm. Yung husband na kung wala ka naman kaselos-selos talaga sa katawan. Plus the fact na alam mo, mga artista kayo pare-pare. Mm. Di ba? Alam mo yun. Diba? Ang importante, hindi Viva Max yung tatuloy ni Sara. Diba? May ahalik na lang naman siya ni John Lloyd eh. Ha? Ano nga yan ang tawag doon? Sara. At yun ulit na. Hindi ko kasi masyado narinig na sa kaliwa. Kaya tama sa tulong mo yan. Hindi na sa kaliwa kasi. Anyway, abangan na lang natin ang iba pang balita tungkol sa Sara John Lloyd movie. Ha? Sana talaga movie. Oo, maloka ka kung Viva Max. Ha? Well, anyway, with that, mabibigyan ito po ang inyong mga lingkod. Hindi ba si Mama Lloyd? Ako sa lahat po ng aming mga manonood na hindi pa ho namin subscribers. Sana naman po, mag-subscribe na po kayo. Dahil napakadali lang, i-click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo pa ang aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan nyo click ang notification bell. Okay, i-click nyo kayo po naman naman ang notify na meron kami latest update at yes. Siyempre pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo. May YouTube channel din po ako. That's Mama Lloyd, M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais po magpasalamat kay Dr. Haya Papis ng Victoria Skin at saka kay Dr. Amy Ong din po. At syempre, thank you to Ideal Vision na ipinost ko yung ano, ang dami na gandahan dun sa salamin ko from Ideal Vision. Hindi ka ba na ito? Bakit? Sa salamin lang na ganda. Ay, oo nga, oo. Ito na realize yun ah. Ha? Ha? Thank you po, Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Yes, Dr. Jessica ng Ideal Vision, thank you. Na may 180 plus na branches nationwide. Yes. Para sa atin live. Yan. Ako, baka dyan yung punahanap ang inyong perfect na pair ng eyeglasses yes. Para sa inyo. Yes. At parami silang promo dyan. Yes! Ito naman, Jex. At syempre na dito, Jex Channel. May bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. Panoorin niyo po kung paano siya na-deny. Maganda po. Maganda yung scuba diving po. Panoorin niyo po. At salamatan ko lang po ang Renee Beauty Lounge at ang Just Relax Massage and Spa. Kasi pinasalamatan niya na ang Ideal Vision. Wow! Dalawa lang ngayon, ha? At syempre pa, oy ha, ang akin pong panayan kay Miss Alma Moreno. Yes. Na tumawag pa si Alma Moreno sa akin para magpasalamat na ang ganda-ganda daw ng kanyang interview. Wow. At si Alma Moreno na maraming nagiginaan kay Alma Moreno pero dito talaga maantike kay Alma Moreno. Hmm. Kasi yung pusong ina ang tumira sa kanya. At saka dahil din sa interview mo na ngayon, may mga ano ngayon, recommendations ang YouTube. Yung mga dating mga shows ni Ness. Oo. Ngayon lumalabas. Talaga? Oo, yung mga nakatanda siya. Tapos ano, talagang ang ganda-ganda niya. Tapos ang galing-galing sumayaw. Oo, di ba? 62 na ang lola mo. Pero diba? Yung pa rin ang itsura, di ba? Diba? At syempre pa yan ay sa OGDS. Inspires. At yung Ogie Days Inspires po ay nasa I1TFC na rin po. Yes. At syempre pa ang KSS kung sakasakali. Ayan po ha. Every Mondays through Fridays, 8 p.m. Katapat ko po ang Batang Quiapo. Ha? Sa Pai Channel po. Ha? Diba? Paano yan? Baka makatapat mo na rin ang Batang Quiapo. Ano ba yun? Uy! Parang lumabas na yung sumanig sa akin. Lumabas na naman. Grabe ka nila! Ano na rin! Hindi, pinatunog ko lang.
Hindi nyo alam kung may ganun kayo ng ganun. Parang basa. Ang hapdi sa mata na, ay! Oh, anyway, naku, ayoko na nga umutot. Parang pabor ko sa amin, ha? Oh, anyway, tayo ng Ohana Beach Resort. Yeah! Ay, ng ganyan, ha? Kaya, ohana.com, kung gusto nyo pumag-book, pag gusto nyo pumunta ng Boracay dyan po, may mga promo po sila dyan. Yeah! At syempre pa, Oya, June 23 po, sa Music Museum po, ang ichika mo na, Dali Live! Naku, ay, nasakaubusan na ng magagandang seats. Correct. Kahit ako yung iba mga nagpapabili sa akin ng ticket, nahihirapan na akong hanapan ng maganda silang pwesto. Alam mo, yung minsan, mga last minute na yung... Oo nga! Tataranta tayo, paano natin isisiksik yan? Oo. Oh. Oo, oh, hindi naman cheap yan na pwedeng kandong. Nakakandong na sa music. Oh, anyway, yeah. 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 po yan. Yeah. Marami kayong pamimilian. At yan po ay para sa Dugong Alay, Dugtong Buhay at sa mga breast cancer patients po natin sa Kasuso Foundation. Yes. Kaya nagpapasalamat din tayo sa ating mga guests, kay Kian Cipriano, kay Kian Constantino, kay Eric Santos. Yes. Salamat po for your generosity. At syempre yung mga ano natin, co-presenters natin ng RCC Staffing Solution USA, ni Romer Gutierrez Jasso ng New York, at syempre ang Sendwave app. Mm-hmm. Ayan, ang money remittance mula sa US papunta rito. In a matter of seconds, ay nandito na sa inyo ang pera nyo. Yes. Yung mga wala pang Sendwave app, mag-download na po kayo, ha? Mm-hmm. Ayan, ang mga first-timer, gamitin nyo lang po ang aking promo code, Ogie. Ayan, yes. Para magkaroon kayo ng $20 na credit. Wow! Hanggang May 31 lang yan. Ayan. Wow! Ayan. Kung magpapadala kayo ng pera dito through GCash or yung mga bank details sa mga bahay sa buhay, ang bilis. Promise. Oh, safe pa. Oo, correct. Oh. At wala kayong halos babayaran sa kanila. Diba? Fee free. Ayan. Diba? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa was in OGD at sa lagi nang sasabi eh. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sa may sabing, every gising, it's a blessing! Ang haba ang lagi niyong hinihilip sa amin. Kitsika mo na! Dali! Parang kami sumasanig sa'yo. Malungkot si Jex. Hindi, umiinom ako. Na-deny siya. Na-deny eh. Naiyak siya kanina. Oh, hindi. Hindi, huwag ka mag-alala. May pasabog sa inyo ni Mrena, si... Romer. Ano? Hindi ako eh. Ha? Pasend na lang po ng sandwich sa GCash. Ano mo makakapunta dyan? Parang yun naman, December pa naman kayo, Alice. Diba?